Walang ni. Ngayong araw, nag-release ako ng 600 chicks. Unang ginawa namin is pinipay muna and kinount namin yung mga sisiw to make sure na hindi makukulang yung supply namin na ibibigay sa aming buyer. Pagkatapos nyan, pinrepair na rin namin yung mga karton ng paglalagyan namin. Dahil 9 hours ang ibibiyahe nito papuntang Samal. Kaya oras na para maghakot ng mga sisiw at ilagay sa karton. Kasi parang uulan pa. Dalawa kami ni Papang yung nagbibilang dito. Mas okay kasi na sumobra, wag lang kumulang para hindi tayo mapahiya sa mga buyers natin. Kinalaunan, umasin si Papang para kumuha ng mga karton para maghakot din ng mga sisiw. Dahil pupunta pa kasi ako sa barangay hall para kumuha ng permit to travel. At ngayon, andito na kami sa barangay hall. At naabutan na kami ng malakas na ulan. Pero kapag gusto mong amasenso, rain or shine dapat. Pagbalik ko, ready na yung mga sisiw. At oras na para ilagay ito sa kanilang SUV. Gustong gusto ng mga buyer natin yung mga sisiw natin dito dahil malalaki na sila at vaccinated na. Sila na rin yung pinadiskarte namin dito kung paano nila ilalagay sa loob. Dahil halos mapuno na ng sisiw yung kanilang sasakyan. Si Papang naman ay busy para magbigay ng freebies. Talagang sa farming, nakakatulong ito para sa ating pamilya. Ayos! At syempre, groovy muna. After 5 minutes, may dumating na naman ng mga buyers. Kahit basang-basa na sila, okay lang daw basta't makakuha ng mga sisiw. Ngayong araw kasi, umabot ng 800 plus yung mga sisiw natin. Ganyan kabilis ang production dito. Ang dalawang buyers natin ay mga empleyado at nasa sideline ng mga free-range chickens. Kaya, another groovy na naman! Kinaumagahan, bumili naman ako ng feeds para sa mga sisiw natin. At ngayon sa araw na ito, ipapakita namin sa inyo kung paano namin ipinapakain at kung ano yung pinapakain namin sa aming mga alagang mga manok para malakas yung kanilang pangitlog at kanilang production. Dito sa manukan namin, 6 a.m, nagpapakain na po kami ng mga alaga naming manok. Para umaga pa lang yung isipin nila hindi pagkain, kundi yung mating or pag-breed. Dahil marami kaming orders sa ngayon, dapat yung pinapakain namin ay pure feeds. At merong halong itong Kings Veda Plus. Yung Kings Veda Plus po, isang pakete niyan or dalawang pakete, ay goods na para sa isang sako or 50 kilos of feeds. Nag-harvest kami ng itlog dito 4 to 5 times a day. Bakit nga ba palagi kami nag-harvest dito sa isang araw? Dahil iniiwasan namin na merong mag-crack sa mga itlog. Minsan din po kasi ay may mga pumupuntang uwak dito. Kung tatanungin nyo anong epekto ng uwak sa mga pugad natin, malakas pong kumain ng itlog ang mga uwak. Sa ngayon na pure feeds yung ginagamit ko, gumagasto ako dito ng 600 pesos a day sa kanilang patuka. Kaya okay lang mag pure feeds basta't meron kayong hinahabol na orders. Kapag pure feeds naman, kailangan mo talaga sumunod sa 100 to 110 grams a day per head. Dahil mabilis lang po itong matunaw. Pero pag wala naman kayong hinahabol na orders or kaya lang kapag mayroong mga organic, dun kayo sa organic. Kasi ako, kapag wala naman akong hinahabol na orders, meron namang halong organic. 50% commercial, 50% organic. Kapag may crack corn din, malaking tulong kasi kahit hindi mo napaabutin ng 100 to 110 grams, kahit dun lang sa 80 grams to 100 grams, okay na po. Dahil sa totoo lang, matagal talagang matunaw yung crack corn. Pero sa performance, mas angat na ng konti itong pure feeds. Dahil hindi kami bumibili ng mga fertilized eggs, dito kami bumabawi sa mga breeders namin para mas malakas yung kanilang production. Sa ngayon kasi, yung fertility rate and hatching rate namin sobrang taas, 85 to 95%. Every 3 days din kami naglo-load sa aming incubator, kaya every 3 days din po yung pag-harvest namin ng mga sisiw at every 3 days yung pagbenta namin. Sa ngayon din po, meron kaming 4 na breeds dito, native, hybrids, Rhode Island Red, tsaka Black Australorps. Kaya yung mga buyers natin, maraming pagpipilian. Maraming breeds ang darating ngayong 2024. Isa na dito yung Shamo. At yung gagamitin ko dito ng Shamo is yung PB line. Dahil yung PB lines or yung PB bloodline, ito yung talagang bumiyag sa puso ko about sa Shamo. Dahil kahit 2 to 3 weeks old pa lang, makikita mo na yung ganda ng kanilang mga tindig. Nag-order na rin ako para sa pangdagdag dito. At kukunin ko yon sa January 16. Ayos! Padami ng padami yung mga alaga natin. Nasa 3,000 to 5,000 each yung kada sisiw niyan. Sa mga hindi naman makaka-afford ng mga ganong linyada, meron din tayong normal shamu lang. Normal shamu pero large size to. Yung PB line kasi parang XXL na. Yung mga ganitong shamu is nasa 1,500 pesos per month yung presyo.
Lahat dito may rice hull. Yan, nasak yung ating mga sisiw. Kailangan kasi nila ng mainit talaga, no, kapag bagong hatch pa lang. Ito yung mangyayari after 1 day to 2 days. Yan, 1 day to 2 days, pwede ng ganito. Half na yung screen, half din yung my brooder. May stopper lang dito, which is yung ating mating. Yan, maglalaro yun sila. After 3 days, kahit wala ng rice hull, wala na rin mating. Kasi wala ng rice hull eh, no? Yan. And yung mga poops nila, bababa lang sa kanilang brooder. Ito naman yung mga selections ko for my anak ng ating Jersey Giant, Black Ostolorps, and hybrids selections. Yan. Malalaki na to sila. Ito naman yung mga ibang selections ko na mga hybrids, Rhode Island Reds, Barred Plymouth Rocks, and native. May native din ako dito. Which is napakalaki. Yan. Siya yung pinakamalaki dito. Siyempre, talaga nag-i-enjoy ako dito sa pag-harvest ng itlog. Sa lahat kasi ng farming, kapag gumagastos ka, meron talagang ibabalik sa'yo. Walang araw na wala kami nakokolekta dito. Everyday talaga, merong koleksyon. Ito naman yung half day na harvest namin dito sa aming manukan. Apat na breeding pen na po ito. Talagang nakaka-addict mag-harvest ng itlog. Kapag nandito ako sa manukan, 4 to 5 times a day ako mag-harvest. Harvest pa tayo? Sa ngayon, tatlong incubator natin punong-puno po talaga. At meron pang mga itlog sa aming hatcher. Ang bilis namin mag-load dito sa incubator every 3 days. Kaya palaging meron kaming Pinoy eggs pang ulam. Pwede din ulamin ng kapitbahay. Ito naman yung mga selected ko para ibigay sa aking kaibigan. Dahil meron kaming gagawin transaction. Ano ba yun? 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 Ano ba yun?